Tumawag ba sa iyo si former President Duterte? Yes, Your Honor. Tumawag sa iyo si former President Duterte. Kailan po? Ano yon? Yung bago ka nag-testify or after you have testified nung last meeting? After I testified, Your Honor, last Thursday. Okay, dahil tumawag siya sa iyo, no? So, ibig sabihin, may number pa sa'yo si President Duterte, former President Duterte. O hindi ka nagpalit ever ng number mo mula noong... Nagpalit po ako ng number. Actually, yung number ko is just more than 1 year pa lang na ginagamit ko to, Your Honor. Yung number ko. I think he's very resourceful naman siguro, kaya nahanap yung number ko, Your Honor. Ilang beses tumawag sa'yo si President, former President Duterte? Once po. Once. Yes, Your Honor. Pwede bang malaman kung anong sinabi sa'yo ni former President Duterte? He just explained why Iglesia ni Cristo yung hinanap niyang officer. So that's why hinanap mo si Colonel Leonardo? Inexplain niya sa akin why Iglesia ni Cristo po yung pinahanap. Bakit daw, Mr. Speaker? Ay, Mr. Chair. Your Honor, ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin, dahil siya na mismo nagsabi na mapapagkatiwalaan sa pera. So, ibig sabihin, inductive reasoning lang, Mr. Chair. So, ibig sabihin, mapapagkatiwalaan ng pera si Colonel Leonardo. Dahil Colonel Leonardo is an iglesia ni Cristo. Parang ganun ang implication sa'yo. Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, nabibigyan ng pera si Colonel Leonardo. Yung mga rewards. It can be interpreted that way, maybe, okay. Your Honor. So, hindi. Pag ina-analyze lang natin, Mr. Chair. Kasi sa... yung mga gano'n na yung mga implication and simple lang yon logic. But anyway, ayan, mahal mali na, Mr. Chair. Tinatawagan si Colonel Leonardo ni former President Duterte. Aside from that explanation, hindi ka ba niya pinigilan na magsabi ng totoo dito sa Quadcom or anuman yung any other messages aside from that? Wala po. Wala siyang... Hindi niya ako pinigilan. Wala po. So, wala na? Wala po. Hindi ka naman nag-sorry sa kanya dahil nagsabi ka ng totoo? Actually, nag-sorry po ako. Yes, I said I'm sorry. Okay. Siguro, lang natin yan, kultura natin yan kapag yes, Pero, hindi dapat siya hinga ng... Hindi pa tayo dapat mag-sorry sa kanya dahil dapat mag-sorry siya. Siya, si President Duterte, former President Duterte, ay mag-sorry doon sa libo-libong tao, mga kabataan, mga inosente na pinatay niya. So, Mr. Chair. So, that ends my interpellation, Mr. Chair. Thank you, Colonel Garma.